Napulutan nyo na ba ang uok? Nakakain na ba kayo ng palaka? Natikpan nyo na ba ang kamaro? Ilan lang ito sa mga kakaibang putahe sa Balaw-Balaw Restaurant. Sa may Angono, 25 taon nang dinadayo ang Balaw-Balaw Restaurant, isang art gallery, museo ng mga likha ng yumaong pintor-eskultor na si Perdigon Vocalan at katutubong kainan para sa pagkaing nakagisna ng ating mga ninuno. Kung anong kinakain ng ating mga ninuno, maging sa mga dahon-dahon, insekto at sa mga ibang hayop na nakikita natin. Kaya ang sabi nga nila, dining at this restaurant is an experience of two arts. You experience the art of flavors because of the food and then you also experience the flavor of art. Ang Balaw-Balaw ay hango sa sausawang burong hipon ng mga taga-Angono. Noon, dito unang inihain ng mga exotic na pagkain tulad ng sawa, bayawak, baboy ramo at usa hanggang sa naglabas ng batas laban dito. Ayaw naman namin na mawala yung pagiging exotic namin. So marami naman tayong mga ibang bagay na kinakain na hindi naman pinagbabawal. Kaya't lumabas sa menu ng Balaw-Balaw ang nilasing na palaka, ang inadobong kamaro o crickets mula sa Pampanga at adobong uok na nakukuha sa mga nabuwal na puro ng saging at niyog. Yung uok, sabi ni ng iba, nakakain nila ng hilaw. Tinatanggal lang yung ulo at saka yung mga paa niya tapos sisipsipin na. Kasi yung kanyang pinakalaman parang in between ng gatas at keso. Para madiskubre ang bago pang recipes na ginagamitan ng uok at kamaro, kasama ni Baby Vocalan ang katok chef na si Nino Logarta at susubukan nilang gumawa ng chocolate chip and peanut cookies na merong kamaro. Simple lang ang gagawin. Paghaluin muna ang dry ingredients tulad ng harina, baking soda, asin, imix ang butter, white sugar, brown sugar at itlog. Pagsamahin ng dalawa at lagyan ng chocolate chips at dinikdik na mani. Ay, ito pala yung kamaro na to. Pag nakuha niyo siya ng hilaw, tutustoyin niyo siya sa kawali na walang mantika. Okay. Hanggang mahina lang yung apoy para matusta lang siya. So yan, gagawin lang natin. Kukuha lang tayo ng mga 1 tablespoon ng nung cookie dough. Then lalagay lang natin siya dito sa baking sheet na may parchment paper para hindi siya dumikit. Habang ginagawa ko, kayo maglagay naman ng topping. Bake natin sa 350 degrees for around mga 15 minutes hanggang crisp na siya. Pwede na siya. Pero habang inaantay natin maluto to, gagawin naman natin yung next na recipe natin, yung niluto nating adobong uok. Lalagay natin sa fried rice. Sige. Actually, leftover natin yes, to, di ba? Oo, kaya yan. So, umpisa lang tayo ng onions at celery lang yan nandito Pero, halo na rin natin yung yung egg muna. Okay. Halo na rin natin yung bahaw or yung kanin lamig. Okay. Ito na yung adobong uok natin. Sasama na natin lahat, pati yung pinanggisa natin para talagang sobrang flavorful siya. And then yung adobong kamaro, halo na rin natin, leftover din natin to dun sa cookies. Okay, so malapit na tayo matapos. So, ito na yung adobong uok at kamaro fried rice namin. Diretso lang, family style, di ba? Inuna munang tikman ni Aling Baby at Chef Nino ang adobong uok at kamaro fried rice. Cheers! Cheers! Ayun pa kayo, syempre yung uok muna. Ito yung star ng show. Sisip-sipin ko lang. Lasa. Para seafood na earthy na. Hindi ko ma-describe. Mahal to. Mahal to, kailangan natin simotik. Mahal order na ito. Nasimot ko ng lahat. At nang tinikman na nila ang chocolate chip and peanut cookies with kamaro, tatlong cookies ha? Masarap. Masarap. So maganda dito, high in protein to di ba? Makinakain natin ng mga bugs. Siya talaga kadiri naman Kaya't sa susunod na may nagpatingim sa inyo ng mga insekto, sige lang, subukan nyo. Malay nyo, magustuhan nyo ang mga ito.